Masayang ipinagdiwang ng Lipa Center Seventh-day Adventist Church ang 33rd anibersaryo nito. Ang kanilang anniversary celebration ay napuno ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kanyang pagpapala at pangunguna sa kanilang mahigit 3 dekadang pagsamba at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa ay ihahatid ni Ralph Asher Abihay. Pananabik, kasiyahan at puno ng pag-asa, ito ang makikita sa mga mukha ng mga kapatirang Adventista ng Lipa Seventh-day Adventist Center Church sa kanilang pagdarao sa 33rd anniversary ng pagkatatag na may temang Be Like Jesus. Ang pagdiriwang ay nagpakita ng kabutihan ng Panginoon sa Iglesia simula sa itinatag ito noong 1990 sa pangunguna ng mga masisipag at matatiyagang mga pioneers at leaders. Naging masigla ang mga kapatiran sa pakikisangkot sa mga krusada, Branch Sabbath School, Vacation Bible School, Medical Mission at iba pang mga gawain sa Nasunod Lipa at mga kalapit bayan nito. Ito ang naging dahilan upang patuloy na lumago sa bilang ang mga miyembro at makapagsimula ng mga pulutong at simbahan. Ako ay labis na natutuwa at nagpapasalamat ng marami sa Panginoon na ang Iglesia ay nakarating ng 33 mga taon. At ito ay patuloy niyang ginabayan, pinagpala sa lahat ng aspeto ng gawain ng Iglesia at ng buong kapatiran. At ang Iglesia ay patuloy na naghahangad at nagpapanukala na ipagpatuloy ang gawaing ito. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Isang kagalakan at isang pagpapala ito sa bawat isa at lalo na po sa akin. Marami po akong naranasan na tunay na kung wala po ako sa pananampalataya ay baka po kung ano na ang nangyari sa akin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ang buong araw ng Sabat ay nabalot ng selebrasyon papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng espesyal na tampok na kaangkop sa kanilang temang Be Like Jesus. Musika mula sa Benchmarkers, mga awitan sa pangunguna ng The Echoes, isang mensahero ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Lanunzira mula sa bansang Myanmar at kasalukuyan na nag-aaral ng doctorate degree sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Ang nagbigay ng inspirasyon sa mga kapatiran ng kalagahan ng paglakad tulad ni Kristo habang tayo naghihintay sa nalalapit niyang pagdating. So today, the main message of this sermon that I prepared is in the life of Jesus, we can see there are three elements that we can see the footstep Jesus left for us, the three examples. The first one is a life of prayer. The second one is preaching, which is sharing the gospel. And the third one is healing ministry, which is reaching out people. Isang maligayang pagbati ng inyong pagdiriwang ng pagkatatag ng Iglesia na nagdiriwang ngayon ng 33 mga taon ng kabutihan ng Diyos. Maligayang karawan ng pagkatatag ng Iglesia ito. Maraming salamat. God bless. Bilang bahagi ng espesyal na okasyon, nagsagawa ng paglilingkod ang komunidad ang mga kapatiran sa pamamagitan ng itinayong community pantry, libreng pagkain at aklat ang nakalatag at pinamahagi sa sino mang nangailangan nito. Tunay na ang pagmamahal siyang naramdaman sa buong araw ng selebrasyon. Purihin ang Panginoon sa kanyang kaputihan sa iglesyang ito. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Ralph Asher Abihay, nag-uulat para sa Hope Today NPC News.